So ito guys, sa aking i-share sa inyo na top 5 is sure ako na sila ay nag-a-approve kasi ako naranasan ko na rin siya kahit ako may utang sa ibang loan application is na-approve pa rin ako dito. At ito yung siguro masasabi ko na mabilis siyang mag-approve at siguradong sure yung pera dito. So hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, may gusto po akong i-share sa inyo na top 5 best loan application in the Philippines na naranasan ko or na-experience ko na so far. So bakit so far? Kasi siguro ito pa lang yung top 5 ko kasi ito pa lang yung aking nasusubukan. So try ko siyang i-rank or i-level based sa tatlo yung i-consider ko dito guys. Yung pinakang low interest, yung pinakang fast disbursement, at yung pinakang mahaba yung loan term or yung period ng pagbabayad. Kasi guys, diba, meron ditong mga loan application sa Pilipinas na 7 days lang yung ino-offer, tapos napakalaki nung interest at malaki rin yung kinakatas, tapos kakaunti na lang yung take home mo. So ito guys, sa aking i-share sa inyo na top 5 is sure ako na sila ay nag-a-approve kasi ako naranasan ko na rin siya kahit ako may utang sa ibang loan application is na-approve pa rin ako dito. At ito yung siguro masasabi ko na mabilis siyang mag-approve at siguradong sure yung pera dito. Sure silang nagpapaloon kasi based sa aking experience, nakailang reload na ako sa mga loan application na to, yung mga babanggitin ko lang, no? At saka, ito yung pinakang maaasahan ko talaga sa oras ng ako'y nangangailangan. Kasi guys, hindi sila nagdadalawang isip na ma-reject yung aking loan application. Hindi ko alam kung bakit. Kasi itong mga loan application na to is, kahit nakailang reload na ako sa kanila, is hindi pa rin sila nag-reject, no? Yun nga lang guys, pinakang ano lang dito sa ibang babanggitin ko na loan application is malaki yung interest. So, kaya guys, pag-isipan yung mabuti kung kayo pa rin ay maglo-loan sa mga sasabihin ko kasi hindi ko naman hawak yung pag-iisip nyo at yung inyong sobrang pangangailangan, guys. Depende na rin sa inyo. Kaya guys, pag-isipan yung mabuti, yun lang yung pinakang advice ko kasi nga po, hindi po biro ang mag-loan sa mga loan application kung wala ka naman pong inaasahang pambayad or mangungutang tayo dahil ganito, ganyan. Pag-isipan natin mabuti, guys. So, ito nga pala, guys. Yung ating sasabihin dito ay hindi ito sponsored or hindi ito, tawag dito, hindi tayo promoter or agent ng mga loan application na to, guys. Bali, sinishare lang natin yung ating experience bali sa pagkaranasan natin sa paggamit ng mga loan application na to. Yun, so, disclaimer lang po. Ano? So, panoorin nyo po muna hanggang dulo itong video na to bago nyo i-judge or bago kayo mag-comment na kung ano-ano. No, guys? So, sabi ko nga kanina, ang pinakang kinonsider ko dito guys is low interest, fast disbursement, and long loan period or mahaba yung kanyang pagbago mo bayaran. So, ang number 5 ko guys, dun sa pinakang top 5 ko guys dito is parang nag-equal sa akin si Pautang Online and Madaloan. So, ang nagusto, bakit ko siya naging top 5? Kasi si Pautang Online, tsaka si Madaloan, so hindi sila nagdadalawang isip na aprubahan ka kahit may loan ka pa sa iba. Yun nga lang guys, ang pinakang ayaw ko lang dito kay Pautang Online at tsaka kay Madaloan, kahit napakabilis nilang bigyan ka ng approval, is malaki yung interest. Ang hindi ko rin nagustuhan dito guys, is up to 14 days lang siya. So yun, may dalawang linggo ka para bayaran itong Pautang Online and Madaloan. So Madaloan nga pala hindi 14 days, 10 days lang. Yun nga lang, ang kagandahan is hindi ka mag-auto-reject. Bali, approve ka kaagad. Kasi nga, malaki yung interest. So kung kayo ay gusto nyo malaman yung about kay Pautang Online tsaka kay Madaloan, meron ako diyang mga ni-upload na honest review about Pautang Online and then Madaloan. So, check nyo na lang dyan guys sa aking channel.
At nandyan yung mga other information or iba pang information about kay Pautang Online tsaka kay Madeline. No, guys, yun yung aking top 5. Bali, dalawa sila. So, and then, ang top 4 ko nga po is Manicat. Kung gusto nyo malaman about Manicat, is may vlog din po ako dyan sa aking channel. Pakicheck nyo na lang po kung paano mag-loan, kung magkano interest at pwede nyo makuha. So, dito sa Manicat, guys, bakit top 4 ko siya? Mabilis siyang mag-disperse. At alam nyo guys na hindi lang siya 7 days or 14 days, up to 28 days. Minsan nga 21 days to 28 days yung kanyang loan term. Yun yung nagastuhan ko sa kanya. Mabilis yung approval niya, mahaba yung loan term, unlike kay Pautang Online at saka kay Madaloon, di ba? 14 days lang, 10 days lang. So dito kay Manicat is, mabilis na nga siya mag-approve, and then diretso pa sa bank mo, at 28 days pa or 21 days. Kasi sa mga first timer, dati kasi may 21 days ako. Tapos nung nakaraan, 28 days na. So, hindi ko na sure kung ilang days na siya bago bayaran. So, yun yung akin top 4, si Manicat. Yun nga lang guys, kay Manicat, ang ayaw ko lang dito is wala siyang GCash. Or wala siyang other option na pwedeng ma-disburse yung pera or pwede mong bayaran yung inutang mo. So, sa Manicat lang po is true bank. At saka kakaunti lang yung mga IDs requirements na hinihingi niya. Ina nga lang, walang payslip. Wala pong payslip dito hinihingi kay Manicat, kundi IDs lang or valid ID. Yun nga lang guys, ang valid ID mo is kailangan ng primary ID. Hindi sila natanggap ng PhilHealth. No guys, tsaka, kasi commonly sa ating mga Pinoy, PhilHealth lang meron tayo. Pero dito guys, natanggap sila ng TIN ID. Kung ikaw ay may SSS, driver's license, simba. Check nyo lang guys dyan sa video ko. Meron ako dyang information or about mga details about sa pag-loan dito kay Manicat, no? So, ito po ay base lang sa aking experience, base lang sa aking, ito lang yung aking rank. Ito ay opinion ko lang mga may top 5 best loan application, no? Pansarili ko lang to guys. So, depende na rin sa inyo. Kaya, pag-isipan nyo mabuti. So, bali guys, dako na tayo sa top 3. So, ang top 3 ko is mapupunta kay Fast Cash. Ayan. Bakit ko top 3 si Fast Cash? Alam nyo guys, ang nagustuhan ko kay Fast Cash is meron siyang referral bonus. Na kung saan, kahit na nga sa una talaga, malaki yung bawas niya o malaki yung interest na binabawas niya doon sa loan amount mo. Mabilis nga siya mag-approve, pero malaki yung kanyang binabawas. And then, sa una guys, is 7 to 14 days lang yung kanyang repayment period. Pero ito yung nagustuhan ko kay Fast Cash. Kasi once na nag-reload ka na nag-reload, tataas yung iyong credit limit. Tapos, hindi na siya 7 days, mag-aano na siya, meron na siyang installment na 15 days, 30 days, 45 days. Yun yung nagustuhan ko kay Fast Cash. At meron siyang referral bonus. Na kung saan yung referral bonus, pwede mong ibawas dun sa interest na malaki. Na kung saan pwede kahit, pag malaki-laki na yung referral bonus mo, pwede mong buo na yung makuha. Na, halimbawa, nag-loan ka ng 7,000, buo na yung makukuha mo kay Fast Cash kasi nga ibabawas na yung referral bonus mo. Yun yung maganda sa Fast Cash. Kaya ako siya naging top 3. Ako, dako na tayo sa top 2. So, top 2 ko si Tala kasi bukod sa 30 days, sa first loan mo kay Tala is 30 days agad. Hindi na siya dumadaan sa 7 days, sa 14 days, saktong 30 days na agad. Then, 1,000 or 1,500 na agad yung malulong mo sa unang loan term. And then, pataas ng pataas yung credit limit mo. And then, meron pa rin siyang referral rewards na ibinabawas. So, no, worth 200 pesos. Yun ay binabawas dun sa iyong loan kapag ikaw yung magbabayad na. Yun yung maganda kay Tala. So, habang tumatagal is palaki ng palaki yung credit limit mo. And then, pahaba ng pahaba yung iyong loan term o yung pagbabayad mo. So, ngayon meron na akong 61 days bago bayaran yung aking loan kay Tala. Bali, 61 days na yung aking repayment period. Biruin mo matagal. Tapos, ang aking credit limit na ata kay Tala is nasa 11,000. So, yun, medyo malaki na guys. So, reloan lang ng reloan. So, syempre guys, sa mga loan application, need nila ng tiwala.
wag nating sisiraan yung tiwala natin. So, magbabayad tayo sa tamang oras para tumas yung credit limit natin. Wag tayo magpapa-due date para hindi naman tayo masira sa kanila. Parang sa tao lang din yan, guys. And then, ang pinakang top 1 ko, guys, hindi na natin papatagalin pa. Ang pinakang top 1 ko dito, guys, is si Mr. Cash. O, diba? Nadaig pa yung tala. Alam nyo ba, guys, bakit naging top 1 ko siya? Kasi nakailang beses na rin akong reloan dito kay Mr. Cash is mababa yung kanyang interest na ibinabawas. Lalo na kapag ikaw ay may referral bonus. Kasi yung referral bonus, nakakatulong iyon para mapababa yung iyong interest at mas malaki yung iyong na-take home or yung na-receivable amount mo. Katulad ko, guys, parang nasa 3,000 na tayong aking referral bonus. So, once nag-reload ako kay Mr. Cash, is buo na yung aking nakukuha. And then ngayon, guys, si Mr. Cash po ay installment na. Biruin mo from 15 days, meron na ata siyang 20 days, 40 days, ayun. So, ayun, parang para siyang tala, no, guys. Parang sa akin, dinaig niyo pa yung tala. Ang pinagbasehan ko dito yung sa referral bonus. Buo yung nakukuha ko sa Mr. Cash, samantalang sa tala, malimit lang yung gumagamit ng mga ano ng mga referral bonus, referral code kay Tala. Kay Mr. Cash talaga yung number 1 ko. So guys, alam ko naman na iba't iba yung opinion natin, hindi tayo pare-pareho ng opinion. So ginagalang ko yung opinion nyo kung hindi nyo number 1 si Mr. Cash or yung iba pang loan application. Ito po ay aking pansariling opinion. Ito yung pinakang top 5 ko. Para sa sarili ko lang, sinashare ko lang sa inyo. So, yan guys. Siguro, so far, ito pala yung top 5 ko. Siguro pag naranasan ko yung ibang or na-experience ko yung ibang online application, siguro magbabago tong top 5 ko. So, malay mo may mga dumating pang online application na mas maganda kay Mr. Cash, kay Tala. Ayun. So, tanong ng iba, bakit wala sa listahan ko si Bilis? Yun nga guys eh, yun nga pinakang nakakatampo kay Bilis kasi hindi ako ma-approve dun. Baka may masasuggest kayo para ma-approve ako kay Bilis, is comment nyo lang dyan sa baba. Susundan ko, then apply ako kay Bilis. Hindi talaga ako ma-approve kay Bilis. Kahit may payslip na ako, kahit yung sa proof of billing, hindi ako ma-approve kay Bilis. So guys, baka naman may mga tips kayo, may mga suggest kayo para ma-approve kay Bilis, is comment nyo lang dyan sa baba. And then, kung kayo may mga katanungan pa about loan application, is comment nyo lang din dyan sa baba at ating babasahin at ating sasagutin yan sa abot ng ating makakaya at sa ating base sa ating experience, syempre. So, yan guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, kindly click the subscribe button at hit nyo na rin notification bell para updated kayo sa mga videos na pwede ko pang i-upload.